Hello guys, welcome sa aking first vlog. Papanoorin nyo ngayon is tungkol sa buhay ng isang pool player, especially mine. Sana maka-inspire ako and may mapulot kayong aral sa vlog na to. Okay? Start ako maglaro 9 years old. Nakapag-inspire sa akin si Mika Immonen nung time na nanalo siya ng World 9 Bull Championship, year 2001. Nakita ko siya nung napasok niya yung 9 ball, yung pinakahuling bola. Parang umiyak siya, naluwa siya. Parang yun, parang na-touch ako. And sinabi ko sa father ko na gusto kong laruin yung game na yan. So doon ako nag-start. Bata ako, nagturo sa akin, malaking parte na nagturo sa akin, si Sir Dudoy Tulabing, isa rin siyang RP team nung panahon niya, and sadly, pumanaw na siya, pero siya talaga yung nagtuturo sa akin dati dahil tumira siya sa bahay namin. Ang role model ko is si, siyempre nag-umpisa ako, si Mika Immonen talaga, dahil wala naman kami alam sa billiards nung nag-start ako. And after nun, nalaman ko na yung mga players ng billiard. Siyempre si Sir Efren na and si Francisco Jankos naman. Meron isang bilyaran dati sa may Quezon City. Sobrang laki talaga niya. Parang almost 60 tables yata. And sa tuwing hinahanap ako ng papa ko, hindi talaga niya ako makikita. Kasi sobrang liit ko and tapos suot ako ng suot sa ilalim ng mesa kung saan-saan. Tapos lagi kong binubulaga yung father ko. Dun, sabi niya para daw akong daga. Eh since daga, malaki daw. So dapat daw bukit. So yun, dun nag-start yung bukit na nickname. Siyempre, babaero. Yun yung mga lagi sinasabi. Kapag bilyarista ka, madami ka daw babae. Siyempre, hindi naman and misconception yung hirap din na pag bumabiyahe kami abroad, akala ng ibang tao parang ang sarap ng buhay kasi bumabiyahe ka ng abroad, sumasali ka ng tournaments and yung buhay ng pool player kapag bumabiyahe kami sa abroad is hindi naman kami para pumunta para magsaya din, syempre pumunta kami doon para maghanap buhay and hindi kami nagwawaldas ng pera, so mas matipid kami kapag nasa abroad kami kaysa nandito kami sa Pilipinas. So, yun yung misconception sila na kapag nagta-travel ka na abroad, eh marami ka ng pera. Marami na akong nakilalang OFWs sa napunta akong mga bansa and sobrang hirap talaga. Akala nila ganun lang kadali. So, gusto ko, yun ang gusto ko iparating sa mga tao na sana hindi nila isipin yun na madali kumita ng pera porque nasa abroad ka. Sobrang. Siyempre na ano talaga akong mag-collect ng mga toys kasi nung bata ako halos hindi ko talaga nagawa yun dahil sobrang ano ako sa sobrang busy ko sa paglalaro ng billiard siyempre and time na yun ang hirap kumili dahil wala ka namang pera, so ngayon mas nai-enjoy ko siya na parang bumalik sa pagkabata yung mga hindi ko nagawa dati, so yun talaga mahilig talaga akong mag-collect ng toys and shoes at mga damit siyempre. Siyempre parang stress reliever na rin siya. Kapag tapos ng lahat ng hirap tsaka siyempre stress sa paglalaro ng billiards, yun yung nakakapagpatanggal sa akin. And sobrang excited din ako na i-share sa inyo sa aking next vlog. Siyempre, una sa lahat, yung pangungutya. Hindi mawawala yun. Sobrang hirap tanggapin na kapag sinabing bilyarista ka, eh parang may larong tambay, parang sugaron, ganun. Siyempre, sobrang sakit nun. Kasi hindi naman din lahat ng bilyarista, eh yun lang yung hapon. O alam natin na yung larong yan, more on sugal, siyempre, especially dito sa bansa natin. Pero, siyempre, hindi naman lahat dahil lang dun.
Siyempre, ako nung bata ako, nung lagi akong dumadayo, yung reason ko naman kung ba't ko ginagawa yun, hindi naman dahil sa pera, kundi siyempre gusto kong gumaling. Yet, yung tingin pa rin nila is walang sense yung ginagawa mo. And nung bata pa ako, bilang isang tirador kasi, sobrang hirap talaga dahil siyempre parang naghahanap kung saan ka napupunta, naghahanap ka ng manager. Kung wala kang manager, wala kang laro, and just oras ng gabi, bumabiyahe ka kung saan-saan, hindi mo alam na lugar, iba't-ibang tao, siyempre nandyan yung konsepto na may masama, may mabuti. Sobrang hirap nung mga ganung bagay. Pero bilang isang bilyarista, siyempre kailangan namin gawin dahil yun lang din yung pinakakitaan namin. So, and siyempre, maghanap ng manager, sobrang hirap talaga. Nung bata ako, maraming beses na pag wala akong nakuha manager, siyempre, sa kagustuhan kong gusto maglaro, especially pag may kalaban na alam ko na magaling, na excite talaga ako lagi. So, ginagawa ko, lumalaro talaga ako ng walang pera. Ganun, pag natalo, iniiwan ko yung tako ko, which is hindi ko talaga ina-advise sa mga bata. Huwag nyo gagayain yun. Yun, yun yung mga struggles na bilang isang bilyarista. Dahil yun talaga yung katotohanan. Sa mga tao talaga nakakakilala sa akin, alam nyo na itong story na to. Dati, hindi ako nagkakamali, 2009 yun. Talagang may nangyaring hindi talaga sobrang ganda. At dumayo ako sa isang lugar sa Pangasinan. May kasama akong player din. Kapwa ko mga pool players. Actually, apat kami. And yung isang kasama ko, yun yung naglalaro siya yung naglalaro. And ako, nakaupo lang. And yung kasama ko tatlong player din, nakaupo lang kami, parang nanonood lang. And yun, meron isang lasing na tao na kumakausap sa akin. And siyempre, bata pa rin ako noong time na yun eh. Siyempre, may pagkakamali din ako dahil medyo, since hindi ko rin siya kilala, and siyempre parang bata pa ako, parang naging bastos din ako ng konti sa pagsagot. So siguro yun yung trigger bakit siya baka napikon, siyempre bilang matanda. And nung nangyari yun, sinampal ako tatlong beses, and then nilabasan ako ng baril. Nung kinasanak ako ng baril, siyempre tumakbo na ako palabas. And sobrang lakas ng ulan nun. Tumatakbo ako, napigtas pa yung suit ng chinelas, and pinalikan ko pa talaga siya. At pagbalik ko, yung takbo ko talagang patras na. Parang kinaya ko yung sa apokalipto, siyempre. Siyempre, nakatisa ko dun sa pinto ng bilyaran dahil mamaya biglang lumaba, siyempre. And may nakita akong parang isang sobrang daming puno, since probinsya siya. Nakita ko parang may tubig siya na lumulutang-lutang. Akala ko parang dagat or kung ano. So, sobrang takot ko, talagang tumadun talaga ako doon dahil hindi ko yun lang way ko baka na makaligtas, dahil pag tumakbo ako, kahit anong gawin ko, pag binarin ako, tatamaan din naman ako eh. So yung pinakamalapit na pwede kong taguan, yun yung pinagtaguan ko. And pagtalong ko, kalahati ng katawan ko, halos lumubog na. Akala ko talaga kumunoy siya. Sobrang takot ko, pero nagantay ako mga ilang minuto, and nakatingin ako dun sa pinto ng bilyaran. Wala namang, may sumilip lang siya, tapos bumalik siya ulit sa loob. Pagbalik sa loob ng tao, may narinig akong dalawang putok ng baril. And yung mga kasama ko, iwan silang lahat dun dahil ako lang yung napag-interesan ng tao. And nung pagpasok ng tao dun ulit, hindi niya ako nakita, nagpaputok siya ng baril dalawang beses. Siyempre ako, hindi ko alam kung ano nangyari. Ang pumasok sa isip ko nun, baka patay na yung mga kasama ko. So umahon ako. Pag-ahon ko, di tumakbo ako. Pagtakbo ko, may nakita akong isang bahay na parang tinawag ako nung isang matandang ali doon. Tinawag niya ako parang, boy, ano nangyari sa'yo? Tapos yun, sige, kinuwento ko, sabi ko, ate, na anuhan po kami doon sa bilyaran, ganun. Sabi, oh sige, magtago ka dito sa tricycle ng asawa ko. And sobrang bait nung babae na yan. Binigyan pa niya ako ng biskuit at saka sesto. Sabi ko sa kanya, ate, pagka sakaling makita mo yung van na puti dyan, pakisabihan po ako kasi mga kasama ko po yun. So, mga ilang minuto, since may grocery siya,
siguro may mga bumibili rin, hindi niya napansin. Tapos sabi niya, bigla lang siya sumigaw, boy, may dumaan na van doon ah. Nadadaan lang. Sabi ko, ha? Paglabas ko, nakita ko yung van. And then yun, itatalo na ako. Pero nakatingin pa rin ako patalikod dun sa pinto ng papunta sa bilyaran. Dahil since sobrang lapit lang talaga. Yun, nung nakita kong maatras, ang isip ko rin, pwedeng nandun din yung tao. Pero yun lang yung way out ko dahil sobrang grabe nung lugar na yun. Sobrang layo. Isang way lang siya. Isang kotse lang halos yung magkakasya. And walang ibang daan kundi diretso na. So, yun. Yun talaga yung kwento na hindi ko malilimutan sa nangyari sa buhay ko. Actually, tumigil na ako nung namatay yung father ko. Siyempre, lahat ng responsibilidad halos parang naiwan na rin sa akin. So, nawala yung focus ko sa billiards. Tumigil na talaga ako maglaro nung almost 2 years. Nung 17 ako, nahilig kasi ako sa poker. Pinasok ko siya since nakita ko yung ibang, na-inspire ako sa ibang mga poker player na kumikita sila ng malaki. Siyempre. And, yun. Nung pinasok ko yung mundo na yun, mas sobrang hirap. Lahat na ginsugarol ako, lahat na sasanla ako, lahat na bibenta ko. And, na-realize ko rin na sa sobrang down na down na, hindi ko na minsan nararanasan ko. Kumain na lang ng naranasan ko isang beses sa isang buong araw, minum na akong tatlong iced tea at saka isang kape dahil sobrang wala talaga akong pera and hindi ako nakaka-uwi ng sobrang tagal kasi wala rin akong pamasahe pa uwi. So yun, nung sobrang hirap na, lagi akong sinasabihan ng mama ko na parang hindi naman kasi yan yung binigay na regalo sa'yo ng Panginoon. Wala ka namang ano sa poker, parang tanggapin mo na. Siyempre ako, feeling ko nung bata ako, parang hindi, kaya-kaya ko yan. Magaling ako. Pero naisip ko lang, kung talagang magaling ako, bakit naupos yung pera ko? Bakit nagkasanla-sanla na kami? So yun, tinanggap ko talaga siya na hindi talaga ito yung laruan para sa akin. So nung nagbalik ako, 19 years old na ako, sobrang swerte rin dahil may mga tao na tumulong sa akin along the way. So yun, since nun, nung 21 ako, nag-start na ako mag-compete abroad, international. So, doon talaga ang umpisa lahat. Nung nabigyan ako ng chance na makalaro ulit abroad, yun yung time talaga na inisip ko na mag-focus na talaga sa paglalaro dahil sobrang swerte na rin dahil nakakilala ako ng mga tao na tinulungan talaga ako. And nung nakita ko na talagang seryoso sila sa pagtulong nila and gusto rin nila ako mag-improve, yun, talagang sinabi ko na na ito baka didam down ko focus dahil ito naman yung laro ko and ito yung pinaka talagang gusto ko. So, 19 years old ako nung nagkaroon ulit ako ng chance na makabalik sa billiard. May tao pa rin na sumuporta at nagtiwala sa akin. And nakita ko na talagang willing siya na tulungan ako. And yun yung naging reason ko kung bakit pinigil ko rin yung pagsusugal ko. And mag-focus ako kung paano ko ibalik yung tira ko at mag-improve pa. And syempre mag-focus sa tournaments. Which is yun talaga yung ginagawa ko since 2012 until now, talagang more on tournament ako. Hindi ako na lagi nagma-money game, siguro once or twice a month pag maglaro lang ako para lang parang tune-up game ko lang before the tournament. Mas naniniwala ako na mas mag-improve ako kung focus ako sa tournaments and improve ko yung game ko kapag nag-iinsayo ako mag-isa. Actually, yung kaba talagang ano, human nature yan eh. Nasa atin talaga lahat yan. Siguro, true experience na rin. Dapat ang pinaka-best technique na para mo malabanan ng kaba is siguro dapat mo siyang i-welcome kapag nararamdaman mong dumarating. Yun din yung naituro sa akin ng isang kaibigan ko na
malaking bagay na na-improve ko sa game ko. Kasi siyempre dati, nag-start pa lang ako sa tournaments, grabe talaga yung kaba, yung pressure siyempre. Pero kada laban, talo panalo kung siyempre ikaw nakakaalam ng nararamdaman mo sa sarili mo. So dapat ina-analyze mo yun, tinitingnan mo lang ng maigi, nararamdaman ko kung ano yung naging dahilan ng katawan ko, bakit ako pinakabahan. Pinag-aaralan ko siya, binabago-bago ko siya. So after nun, siyempre patanong-tanong na rin ako sa mga veteranong atleta and nabibigyan nila ako ng tips. And yun, ako parang na-master ko yung art na kahit ako lang mag-isa yung nag-iinsayo, kaya kong i-sync in na parang nasa limelight ako, parang ako nasa totoong laban. So, sa totoo lang, kung maniniwala kayo, kaya kong kabahan. Actually, kinakabahan ako pag nag-iinsayo ako mag-isa, lalo pag nag-focus talaga ako dahil nasi-sync ko sa utak ko na nasa totoong laban ako. So, malaking bagay yun. Dapat, ang ma-advise ko, dapat makuha niyo yung aspeto na yun. And yun, it takes time, syempre. Syempre, experience na rin, kada talo mo, kada laban. So, napakalaking bagay na maging aware ka sa nararamdaman mo during ng match. Kapag dumating yung tamang oras, makukuha mo rin yung technique kung paano mo siya labanan yung kaba. Lahat ng player meron yan, lahat ng tao. So, isang araw, pag nabuo mo lahat yung puzzle na yun, yun, malaking bagay yun para mo malabanan yung kaba. Kapag ang isang player talaga, once pumasok sa utak mo na yung pera, doon na mag-i-stop. Kahit anong bulusok ng tira mo, once pinasok mo sa isip mo yung pera, at mag-i-stop ka talaga doon. Kasi the moment na pumasok mo sa'yo yung pera, doon na papasok yung hindi ka nalalaban sa mas magaling sa'yo. Kasi syempre, pag lumamakas mas magaling sa'yo, yung percentage ng chances na matatalo ka is malaki since kasi mas magaling sa'yo. So, hindi mo na siya lalabanan. So, ang hahanapin mo, yung mas mababa na sa'yo, yung mas kayang-kaya mo na. So, wala nang way para ka mag-improve. So, para sa akin, yun talaga yung reasons. Ang dami kong player na nakita throughout my career. Andito na rin ako sa larangan ng billiards for almost 20 years and I've seen a lot. Nakita ko na yung mga kasabayan kong player, ganun. Lahat halos na stuck na rin dahil nga siyempre, hindi mo rin masisisi dahil sa hirap ng buhay. Kailangan mo talaga kumita ng pera para sa family mo. Pero, ano naman yan eh, parang palakasan lang ng loob. So, yun yung isang reason na lagi ko sinasabi, especially sa mga kabataan ngayon na sana huwag pumasok sa isip nyo yung pera. Kapag dumating na kayo sa isang certain point ng level na pwede na kayong gumaling. Kasi, ngayon, kaya namin sabihin na itong bata na to, may potential to, na gagaling to. Ang problema, pag dumating na siya sa isang certain level na dapat na mas lalo niya pang i-push na iangat, na i-stop na kasi siyempre pumapasok na yung konsepto ng pera. Sana maka-inspire ako and please like and subscribe para maging updated kayo sa susunod na aming mga vlog. Okay na. Ano ba?